Magandang araw mga ka-Ehome Radio at welcome sa isang espesyal na edisyon ng ating kwentuhan dahil narito tayo ngayon mismo sa Nineveh Artspace at kasama natin ang may-ari at kinikilalang personalidad hindi lamang sa Laguna kundi sa buong bansa. Narito po si Ginoong Louie, Sevilla. Magandang araw po. Magandang araw. Sir, batingin niyo po ang lahat ng nanonood at nakikinig sa ating Ehome Radio. Kamusta po kayong lahat at tayo mabuhay ang Pilipina. Yes, sir. Sir, kinikilala po ang inyong tahanan na House of Gallery for Art and Faith in Laguna. Paano nga po ba nagsimula ito? Actually, 2003, nang ito ang maging Nineveh Artspace. Pero before that, 1995, ito ay kinilala ko ng Jonas House of Prayer bilang pag-alaala sa aking unang anak, si Jonas, sa Alejandro, Sevilla, na namaya pa noong 1998. Mm-hmm. So, sa kanyang alaala itong mainly itong house, ano, and then eventually naging Nineveh Artspace na naging venue na kami ng mga paintings at saka sculptures. Sir, sa akin pong paglilibot kanina, meron po akong isang magandang drawing na nakita. Ito raw po ay gawa ng inyong nabanggit na anak na si Jonas. Ano po? Pwede niyo po ba kaming mas kwentuhan pa ng malalim tungkol dito? Ito yung kanyang huling drawing, no? At nung drawing niya yan, binigay niya sa akin, hindi naman pinapansin, no? Tapos nakita niya na nag-adapt lang, parang kinanakit siya, sinabi po, pati yung tinatago, no? So, tinago ko naman, pero nung sa akin na mayapa na, binalikan ko yun, and then kung nakita ko na yung dinang drawing pala niya ay sabi niya na ano ang bahay. Mm-hmm. No? Pero yung bahay may cross. No? So, tapos ako, bakit bahay na may cross? So, dahil doon, nakita ko yun parang isang signal, no? O sign sa kanya, na gawin kong i-devote itong lugar na ito sa pananamin. Kaya ito yung pinahanan namin, Jonas House of Prayer. Wow! And from there, kilala rin po kayo sa pagtulong sa ating mga starting and even struggling and recognized artists. Ano po, pwede niyo po ba kaming kwentuhan tungkol dito? Kasi nung nagsimula kami ng 2003, alam ko naman na kung hindi kami kilala, no? Kaya nag-iimbita kami noon ng mga kilalang artists, no? Para magbakos ng show. At kasabay noon, yung ibang mga, ilang mga Laguna artists, no? Kasi ang pupuntahan yung talagang kilala. Mm-hmm. And on the side, makikilala rin nila yung mga, sabihin na natin, mga struggling artists. So, yun ang strategy namin noon, no? So eventually yan ay naging una mga one-man show, two-man show. Mm-hmm. And at one point naging walong shows yan, no? Halos sa yung dalawang buwan na papagkakalala. And speaking po of starting artists, ano po ang inyong maipapayo sa mga nagsisimula ng mga artists, lalo na po ngayon na apektado po sila ng pandemic, gaya nating lahat? Napakahirap sa isang artist, no? So palagay ko sa mga naman ngayon ng pandemya, dahil na pag-isipan, no, yung kanilang ginagawa. Tapos, gumawa sila, no? Gumawa sila, mag-paint sila, no? And kung paano nila mapapabuti pa yung kanilang magawa. Kasi hindi natin alam kung ano talaga ang takbo. Lalo na yun, of course, art, sabi, is a non-essential. No? So, wala sa prioridad. Pero meron mga sektor sa ating lipunan, mm-hmm, na kahit napakahirap o mga crisis, lagi nila ang sabi natin kayamanan para sa sarili. So, sa struggling artist, nag-recognize kayo, no? Basta tuloy-tuloy lang ang inyong paggawa, no? Ipakritik nyo sa iba, no? Para makita yung kagandahan ng inyong konsepto at sa iyong pag-execute ng artwork. Sir, kamusta po ang pagtulong na ginagawa ng gobyerno sa mga artist na kagaya ninyo? Well, may mga Culture Center Philippines, mm-hmm, ando ng National Commission for Culture and the Arts, no? And of course, yun naman ay kung usually hindi ko lang masyadong ano kung pwede sa visual arts, no? Mm-hmm. Pero more on
theater, no? Mga performance art ang tinutulungan, no? Sir, nabanggit niyo po ang theater. Kayo po daw ay isa ring director and playwright. Pwede niyo po ba kaming bahagi na ng mga kwento ninyo at ang mga na-i-direct niyo na po? Itong panahon ng pandemya ay naging pagkatataon para sa akin para balikan lahat ng mga sinulat ko simula 1970. Mm-hmm. No? Kaya 50 taon yun, ako hindi ko pa matapos-tapos. Mm-hmm. No? At yung mga nauna kong sinulat, siyempre kung minsan hindi ko na alam ang pagkasahan ko. Kung ano yung pati na ito magtatapos. Gano'n, no? So yung sinulat ko, iba't ibang dahilan yun. No? Noong una-una, 1970s, theater ka rin sa Yung Las Manos, no? Meron ka yung theater group doon, no? Na nagtatanghal, usually para sa mga freshman, no? And then, matapos yun, napapunta naman ako sa dito na sa Laguna, no? Under kay Governor San Luis. So yan, very active. Hindi lang ako nagsusulat. Nag-direct na rin ako. Nagtayo ka na kami ng neutral town na pasita at pangalan si Laguna, no? So yun, minutin namin yun. Marami kami nakuha ng mga grants mula sa CCP para magtanghal. Usually mga children's plays, no? Kasi sa ito ang tamad. Sumpa ng bata, ibong alam na, yung mga ganong dula na nabigyan ng tulong ng Cultural Center of the Philippines. And then by 1995, napunta na ako sa seminaryo, tuloy-tuloy pa rin. So iba naman yung tema ng aking mga sinusulat, no, pang pagsimbahan, pang seminaryo. So sa hanggang ngayon, nagtuturo pa rin ako, nagsusulat pa rin ako, nag-direct pa rin ako. Sir, pangarap ko rin pong lumabas sa isang theater play. Baka pwede niyo akong turuan, baka pwede niyo akong kunin as sa kasaysayan ni Huwag Tamago. Ano po ang dapat ko munang matutunan? Ang pinakamagaling ng mga artista sa akin ay yung maraming karanasan. Mm-hmm. No? Yung mga bata na kuminsan nakala mo ay mga palaboy na mga pasaway, no? Usually sila yung matagal ng artista. Mm-hmm. Kasi marami silang karanasan. Kaga! Oo, marami silang kumbaga eh pinaghuhugutan, yes, no? Kaya kung talagang hirap sa buhay, no? Yan ang magaling na artist kasi talagang ramdam nila yung kanilang hinahanap. Nako, sa dami po na aking karanasan, sa tingin ko magiging magaling ako na theater actor. Biro lang po. Sir Louie, nabanggit niyo po kanina ang UPLB, naging professor po kayo doon. And also, nagtrabaho rin po sa gobyerno at ngayon nga po, ay isa kayong professor hanggang sa ngayon sa seminary. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan tungkol nito? Okay, nag-graduate ako sa UP Los Panos, 1974. No? Yun yung aking US Agriculture, no? So microbiology. Pero dahil sa pagmamahal ko sa singing, nag-shift ako mula sa sciences sa arts, no? Kaya 1981, nakatapos na lang ako ng Master of Science in Development Communication. At yun ang mas pagigit na nakatulong sa akin. Ayun nga, nakapunta ako sa bago pagpapunta sa seminaryo, no? Then yung doctor to Governor San Luis, no? Tapos eventually sa seminaryo, kasi nagtrabaho ko noon sa simbahan ng Bila, no? Mm-hmm. Parang bumutot ako ng pura paro ko noon. Tapos nung siya ay naging spiritual director na ng seminary, isinama ko. So naging professor ko, naging registrar ko. No? So hanggang ngayon, no? Mula 1995 hanggang sa kasalukuyan, 25 years ako. Wow! So si Sir Louie pala ay may pagmamahal sa agrikultura, pagmamahal sa sining, at lalo-lalo na pagmamahal sa kapwa. Dahil nabalitaan ko, nagre-raise din po kayo ng funds para sa ating mga seminarista. Ano naman po ang kwento tungkol dito? Well, actually sa ngayon, ang mas active na doon si yung kasama ko. Ito, nagmamahal siya nga rin si Mark Henry yun. Mm-hmm. But when we started, kasi nakalipot kami, ito mga sa crystal ba? No? So, 2 years ago, may pumasok na tatlo, mm-hmm, no? So, hindi naman ito sabihin natin talagang may kakayanan, no? Mm-hmm. So, nag-raise kami ng fund. Yung mga
kaibigan namin, yung mga kaibigan, nagtayo kami ng very informal group, KSP. KSP? KSP. Na ang ibig sabihin ay? Kulang sa pansin, hindi. Kulang sa loob na suporta sa mga magpapali, sa mga groups, no? So, from there, nakakalikom kami, may nagbibigay. At yun ang ginagamit namin, pang-dusto sa kanilang pag-aaral, sa kanilang working touching. Ngayong taon, meron pang dalawa uli. So, lima na yun, no? So, mas malaking suporta ang kailangan dalawa namin. At dahil po dyan, siguro ito yung perfect chance para imbitahin natin yung mga KSP, yung mga kusang loob na sumusuporta sa mga magpapare. Imbitahin po natin sila, ano po ang pwede nilang gawing pagtulong? Siyempre, financial, no? Yes, po. And of course, prayers, no? And siyempre, yung inyong mga anak, no? Ibigay nyo na. No? Huwag nilang sabihin mo, hindi lang magtutuloy ang inyong lahi, no? Kasi napakalaking bagay na magkaroon ka ng pare sa isang pamilya, no? Because, kumbaga, eh, sinasakit mo yung buong pamilya. Hindi lang pamilya, buong akan. Yes, no? Dahil sa pagmamahal doon sa isang anak niyo, na naging pare, no? So, natatransform kayo na evangelize, no? So, yun. Marami na akong nahawakan na mga estudyante, naging pare, yung mga pare, karamihan mga pare niya, naging mga estudyante ko na, no? And, binabalikan naman nila ako, no? At kung minsan nga, parang hindi pare ang tulong ko sa kanila, yung mga estudyante ko kanila. Mm-hmm. Yun. So, yun, no? Dalangin sa parte ng mga magulang, mga pamangana, no? Kasi napakalaging biyaya ang maging pare, hindi lang maging pare, at least ay alam na nila yung direksyon patahapin sa buhay. Sir, wala po sa pagpapare, mapunta naman po tayo sa Biblia. Dahil ang Nineveh ay isang biblical place. Bakit po ito ang inyong napiling pangalan ng inyong Artspace? Kasi gusto namin ng isang pangalan. Nung nag-iisip kami ng pangalan, ano, kailangan konektado din sa Jonah's House of Prayer. Ano? So, we turn to the Bible. So, nakita namin si Jonah, yung propeta, ano, na sinabihan ng Panginoon, pumunta sa Nineveh. Pero matigas ang ulo, ayaw niya, sumakay sa barko. At lulubog yung barko, kung hindi siya tinapon sa dagat, nilulun siya ng malaking banyena, and after 3 days, iniluwa uli siya, saka siya nagpunta sa Nineveh. Mm-hmm. So yun ang kaya namin yung pinangalan Nineveh, no? Kasi protektado kay Jonas sa Bible. No? Maraming salamat po sa mga inspiring stories ninyo, at talaga naman pong ikinararangal namin na makasama po namin kayo ngayong araw na ito. Sir, bilang panghuli, ang Ehome Radio po ay merong tagline na yan ang Pilipino. Mamaya po magsasabi tayo sabay ng Ehome Radio, yan ang Pilipino. Pero bago po yan, ito po ang aking tanong. Ano po ang inyong pangarap pa sa mga artist na Pilipino? Siyempre, higit na tagumpay, no? Naniniwala ako sa ating mga artist, no? In fact, marami pag sa mga tagumpang bansa. Dito pa nagpunta. No? So, pagkat yung paniwala nila sa ating mga artists. And yun lang, kailangang pagbutihin pa nila ang paggawa. Hindi lang para sa, halimbawa, para sa isang show, kundi nakikita mo naman eh, sa kanilang mga ginagawa na hindi man yung likha ng kanilang mga kamay, andun yung kanilang damdamin at puso. No? So, mahalin nyo yung inyong singing. Mahalin ang siling at pagbutihin. And I'm sure pagbubutihan po nating dalawa ito. Sabay po tayo at nakakatri mo din po. Maraming maraming salamat po, Sir Louie Sevilla, sa inyong pagpapatuloy sa inyong tahanan. Narito na po. Bibilang po ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ehome Radio! Yan ang Pilipino! Maraming salamat po at nawa po ay nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan at na-inspire kayo sa kwento ni Ginoong Louie Sevilla. Muli narito po tayo sa Nineveh Artspace. At sa mga susunod na linggo, abangan niyo pa po ang iba pang mga kwento ng mga tao dito sa Laguna at maging sa buong bansa. Magkita-kita po tayo muli. Ito po si Franny na laging nagsasabing maging mabuti. Salamat po.